So, yun ang sa akin, or wala sa mga ministers, siguro ako ganun ang gusto kong madinig. Kung ano sinasabi mo, pare, hindi ganito iniisip ni Brother Branham, pero ito iniisip ko. So, hindi ako interesado to sa iniisip mo eh. Ang interesado ko sa mga bagay na makakapagpalinaw na may doon sa sinabi ng propeta. Kasi that's the purpose. Or in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound death, the mystery of God should begin. Kaya ako katatunan, gusto kong marinig kung ano yung mga bagay na paglilinaw ng propeta tungkol sa pagkatapin ng angel mo. Ayos naman. So tulad na sabi ko, ito nga yung reason yan eh. Paglilinaw ito sa sinabi ng prophet. Because if you believe God used the prophet to speak to us, then hindi tayo re-rely dun sa human aspect of Brother Branham. Okay? Mag-re-rely tayo dun sa scriptural aspect of Brother Branham. Yung nirinigin niya, he could give statements, and those statements have hidden mysteries that will be uncovered in the scripture. So it is that's also the mind of Brother Branham. Hindi yung sabi mga kaliwanag word by word by word. Kundi sabi niya, you get back to the word will reveal all these things, okay, further. So that is exactly what the prophet wants. In my thinking, it's generalized thinking. Pero, I say word for word, itali, kahit tayo para magpaliwanag, hindi ganyan yung wording. Haba na ka tayo, So, if you say, yung sabi ni Brother Brandon, that Jesus, as the Son, is another person from Jesus, the Father. Yes, That's a very old teaching. Hindi kahit wala pa sa prophet, kahit sa quote sa one message, na-reveal na yung kami niya. So, with regards to sa Godhead, ganun din. Ibig sabihin, Jesus Christ, hindi siya ang Father. Okay? That's what the belief of the prophet is. Then, dinamit si Jesus Christ ang God the Father. That's what how the prophet explains it. So, we should, ang sabi ko dati, we should not confuse the statement na sabi ng prophet na Jesus Christ is not God. Bakit? You have to reconcile it in the scriptures. Paano nangyari yan? Diba sabi Jesus Christ, ye are God, at sino man binanta ng salta ng Diyos ay magiging Diyos? Ito magiging Diyos, kung hindi pa kayo very traditional minded. Kahit upright, eventually you will receive the fullness of this theophany, you will manifest God. You can speak in behalf of God, in the first person. You will be used of God. This is speaking the word into existence. Kanina power yan, di ba? This is the third pool na kaduluduluhan nun. Okay, entertain pa kayo ng next question. For Susok. Number four, who is the Melchizedek? Yung tanong ko sa paliwanag ko ngayon, sino ang Melchizedek? Una, Melchizedek, mapaproba sa scriptures is a man. So you just read those scriptures, sabi siya yung man. Number two, who is that man? So you look, there's a person in the Old Testament, the ancestor ni Abraham, na ang edad niya na ilagay. No? Very surprisingly siya nang meron dito eh. Yung genealogy niya from sa kanya papunta kay Abraham. Hindi pa, wala eh. Wala. Tapos detalyado yung mga patriarchs sa YouTube. Nakukumpit na yung edad niya lang pa siya kay Abraham. Yung kanyang ancestor, yung nasa dulog niya na si Shem. Kaya nga, during the time na maaaring natin na huling yan ni Barbaram sa denomination, sabi kay Indian si Shen. Pero, pero nang gusto sabihin, of course, hindi na si Shen yung gumagana sa kanyang katauhan o sa kanyang sariling buhay. Kasi if you would just be carnal, para lang siyang lolo sa abo.
Diba? Lahat ng tao nun, anak niya eh. But he doesn't need people who are not Jesus anymore. He's no longer the same person as he was. He doesn't know use that name anymore. Ito ang unawa ng Hudyo, ha? At hindi ko sa loob ng scriptures. This person, when he had, if he outlives every person until Jacob, no? If he outlives, what is he doing? Nakaupo lang sa isang gilid, saan tayo mamatay? No, malakas siya at nag-i-intercede siya. Let's actually say intercede. May priesthood na noon. Ang priesthood doon is the patriarchs. Sinuha natin sa tampatre. The priesthood noon, ang fruit, si Noah, nag-ahantog. Si Abraham, nag-ahantog. Si Job, nag-ahantog. Ang tenuwa, handog susunukin ha. Priesthood yun. Kaya maraming priesthood noon. Pero ibang klase ang priesthood nila itong Melchizedek o itong New Melchizedek, hindi registrado na yun. This is a new identity given by God. Because, kung naniwala kayo, ang katawan ni Sarah, sa turo ni Barbara, may nag-transform para magpapanganak ulit, para ma-active yung King of Egypt sa kanya, yan yung promise sa believer na magiging kuting sanggol kayo one day. So this person that outlived his 10 generation mark na ako, si Abraham, si Shem, he's no longer functioning as Shem anymore. Shem means name pala, no? He has a new name. This new name, yun na, ito na yung ministry na pinapakita ng Diyos to foreshadow Israel. Yung message, yung tinutukoy mo ngayon, yung tinutukoy si Jesus Christ yung life. Oh, okay, good. Maganda na ang analysis yan, no? Yan sabi ko eh, kung makukuha mo yung susi dito, Actually, paatras tayo eh. Kaya po sabi sa atin, galing kasi denomination sa form, memorize natin mga term ng denomination. Kung ito ang unang na-review sa atin, yung Godhead, pag na-review sa atin ng right Godhead, makukuha natin yung right priesthood. Pagkakuha natin right priesthood, tayo natanggap ng beneficio ng priesthood na yan. Makikita natin kung how can God transfer these things, this baby, these children, okay? His divine nature. Okay. Francis, even though for a future statement, sabi mo kasi na, God the Father is not a person. God the Father is not a person. Ah, yes. I use that statement in a sense dun sa... Meron kasi yung statement ni Juanes na carry over ni Barbara. Yung person, yung kanyang anak, Jesus Christ. There's one God, one person, Jesus Christ. Yung person, yung person, yung tao. Ay, tao. Yung may katawan tao. Yung person, yung ako dito. When you say, but if you're like a thought person as a being, I believe he is a personal being. Okay? He's a being. As a person, as a being. For a person, as a tao, na natulad Jesus Christ, katawang tao, no. And that statement, I carried that over from the Manus and even to the Barber Nance. What can you say about this? I mean, in Hebrew 1, chapter 1, verse 1 to 3. The prophet timeline, yeah. God, some very times, the members of others, spake in time past, as to the fathers and the prophets, as in his last days, spoken unto us by his son, who is appointed year of old and special, and he made the world. That the Father, and who being in the brightness of his glory, and the spirit image of his person, Father Eton. And I believe in that image of his person. So, and upholding all things by the word of his power, that is, by himself burdens or sins, set down in the right hand of the Holy Spirit. But, the pagkaintindi ko ito, ang persona ng Ama ay si Jesus Christ. Amen. Dual. Ama, si Jesus Christ ang persona ng Ama. Okay? How does that happen? Yan yung dinididin natin. Dahil tayo bumabalik sa resurrection, tayo bumabalik sa perfection.
sa turo ng Trinity at oneness, kaya si Jesus Christ ang persona ng Ama. Kasi yung Diyos, Ama, naging tao, nagsatao. Nag-acting na tao. Ngayon, may sanungan niya sa scriptures, ang Diyos hindi sinungaling. So, ang pinakamagandang promise para sa believer, sa kanyang anak, ang Diyos Ama nanahan sa kanyang tao. Yan yung pinapakita niya kay Jesus Christ. God indwelling in man. And God indwelling in man, yan promise, matatanggapin ng right. Believers. So Jesus Christ as the person of God means God is in him. God dwell. Pours out everything to him. I'm gonna show that Hebrews 1:4. Hebrews 1:1, wala na pa. God is taking the time past by the prophets in different ways, no? Ang prophet yung kanyang theophany, direct or indirect noon. And in these last days, mag-iwag na sa akin yan. And in these last days, spoken unto us by his, his son. Itong his, Father. Hindi ito yung son. Magkaiba itong his at itong son. Father, he hath appointed. He hath appointed. Yeah. Who appointed? The Father. Father. Ang Father. Ang inapoint niya, yung son. Heir of all things. Ano yung heir? Tagapagmana. Ito yung hiwaga. Ito yung nawawala sa paliwanag ng Trinity sa kawane. Hindi yung pagpamana, yung Diyos ang marwanin ng kumikilos, nag-acting. Pero ito ang hiwaga, panghantang sa bride. Amen. Heir of all things. By whom? Also. So, itong whom, sino itong whom? Di pa ito sa he. Made the world. Who made the world? God. The Father. God. Itong whom? Object of His creation. Colossians 1:16. Made for Him, by Him. Para kay Jesus Christ. The object of His creation. Tagalog, sulat nyo. Sa Kanya hinalang ang lahat ng bagay. Okay? He's not the creator. It's God's logos. The word. The plan. The purpose. Colossians 1:16. Ephesians 3:10. Okay. Ayon, verse 3. Who being the brightness of His glory. Of His glory. Hindi masyado. Who being the brightness. Sobrang lapit. Hindi ba ba yun? Hindi rin mabasa. Hindi ba ba? O sige, zoom out na parang malino. The brightness. Walang post kong kakana yun. Okay, the brightness of His glory to express the image of His son. Okay? Okay, tulos. Of His person. Okay. Tignan nyo yung Bible na. Jesus Christ who? Yung Ama, His. Nakamuwing His. The Son is the brightness of the Father's glory. The express image of His person. Person. Colossians 1:15. Hupostasis. Hupostasis. Greek. Pagka-Diyos, deity, nature, the very essence, substance, the Son of the very essence is whom? The Father. Before, being made so much better than the angels as He has by inheritance, obtained a more excellent name than the angels. He obtained the name of God. So, kaya nga, yung, sige, so, yung magandang promise sa akin. At sinabi mong yung pangal, parang single president, parang naniniwala ko rin pala, single president, ay lakang form ng Eucharist. Yes, na-define ko na yan. Ang theophany, dalawang klase, direct theophany at indirect theophany. Indirect theophany, you speak in the third person. Diba? Blessed be Abraham of the Most High God. Blessed be God who created all things. He spoke in the third person. Yan ang indirect theophany. Prophets do that. Priests do that. Angels do that. Christ. But God does not do that. God speaks in a direct theophany. When He used an angel, a prophet, He says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? Wala na? Hebreo ito kaya si David, tapos kaya sabi nyo, dapat ng walang anumang pagtatalo, ang
bababa ay pinapapala ng manaas. At dito, ang mga tao may kamatayan ay tumatanggap ng isasamping bahagi. At tapat doon sa isa na sinasunayan na bubuhay. Tapos dito, sa 12, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay pinakailangan ng palitan ng kautusan. Ibig sabihin dito, sa lumang tipan ay mga kautusan ay saserdote. Pero pagdating sa bagong tipan, pinalitan ang kautusan sa templo at pinalitan din ang pagkasaserdote. Kaya dito, makikita natin may katapusan na sinabi. So, yun lang po yung aking dudod na yung pagkasaserdote ni Mr. Hiti, hindi talaga forever. Okay. So, ay, ang ibig sabihin continue is yung just siya. Pero ito gusto ko sabihin, yung pinamorsyado ng lumang tipan na nag-edit ay yung priesthood sa bagong tipan, wala katapusan. So, that thing when you die, tapos na yung priesthood mo. You still have an unending priesthood when you rise up from the grave. Amen. Christian. Therefore, Brother Francis, so Jesus, is Jesus as man or having been dwelt by the Spirit of God or of God himself, is he worthy of our worship as man, or that, or does it align in conflict with the first commandment? Okay, bilis lang. He is a man being God by God. I'm talking of the Christ and Jesus Christ. Jesus the Father, that is God the Father himself. It is. Now, let's talk about worship. Literally, the word worship is a King James, magagamit niyan sa kaibigan mo, sa landlord mo, sa hari, asa anak ng Diyos. May version, Matthew 12:33, we, after ko, tamay version. But true that we worship thee, that thou art the Son of God. You can worship Christ for who he is, as the Son, as the Son of God. Let's talk about Christ, God. You can also worship God through Christ. Okay? You that have seen me have seen the Father. Okay? So you can, I am the way, the truth, and the life. No one knows to the Father but by me. So true worship of God, we should also need right understanding. Hindi pwede Trinitarian or oneness. Trinity, another God, kapatay na God, oneness, yung Diyos na kunwaring tao. Okay? Kung may God in man, yan yung biblical way of worship. Hindi kami kasi makapwede. Pero, Brother Brennan said, the Holy Spirit is a person. And God the Father is the Holy Spirit. Okay. Ito pa. Dalawang person being. Person, ang sinabi ko, that is not a person, no? Meaning in time. Except person, yung tabo. Tabo. Ngayon, as a personal being, sabi ko, he is a person, as a personal being, he is not a man, pero he is a being, he is conscious. Yes, and mind resolve. Separate entity. He can also be called a person. Siyempre, the Holy Spirit as a person, I'll say two things on that. First, God the Father is a personal being. A person. A personal being. Number two, the person in the Holy Ghost is also His Son, Jesus Christ. And we have a scripture, basahin natin, no? Hebrews chapter 14, verse 23. Pakibasa? Hebrews 14. The Son is in the Holy Ghost and the Testament. Ako nung, di ba kuno ko to? So, habang binubuksan niya, buksan niya. Hebrews chapter 14. John 14:23. Habang binubuksan mo. Tingnan niya to sa New Testament. God is a spirit. They that worship him must worship in the spirit. This is the Holy Spirit sa Old Testament. Sa New Testament, nandiyan ang Son. Is it the same spirit? No. Nag-unite ang spirit of the Father and the Son. That the Son of God, tao siya, and body, soul, spirit, a three-room house, the Spirit of the Son became one with the Father. Okay? John 17:21. And this is the Holy Spirit in the New Testament that baptizes a believer. Okay? Galatians 4:6. God said the Spirit of His Son
into our hearts right after that. Paano itong Son? Say God is the Son? No. God used the Son. So God, becoming one with the Son, He built the believer. So John 14:23, nabasa na? Hindi pa. The predator, kusay mo. John 14:23, right after the first verse. Tagalog. Sumagot dito sa sinabi sa kanya, kung ang sino man ay iniibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya iniibigin ang aking Ama, at kami ay pasa sa kanya. At siya'y gagawin namin aming tahanan. That's one of the many scriptures that say, in the New Testament, the person of the Son is in the Holy Spirit. The Holy Spirit, sa New Testament, nandiyan si Jesus Christ. God the Father, become one. Oneness. Okay, that's the typical oneness. Becoming one. The extreme oneness, yung isa nag-acting na sa oneness. Nagkunwari mo siya ng iba't iba. Praise the Lord. So, yung taray na rin ito ng day, ako sa kanina. Yung parang siya si Seth, parang tao sa literal man, na that's okay with this. Hindi siya. Hindi siya. Meron siya transformation like Sarah. Okay. Tapos, so, yun yung, okay. Hindi transformation as yun pala. And, you know, not everything like. So, yung kanyang, yung sa scripture na sabi na wala siyang feeling ng time, ano yun, yung part yun ng... Yung anointing ng Father sa kanya, na kung saan, sa mata na yung una, sa mata na ibang tao, parang hindi siya pinanganak. After he was born before the flood, there's time for no one ever seen him born or grow up. Okay, yeah. Tapos muna. So, itong without beginning the story of the Christ, actual literal to, and for every son of God, promise. Kaya natin said din, yung person na ginamit in all to God your faith is nagkaroon ng appearance sa mga tao. I think that's your limitation. Pero hindi na kaya namin sinabi ng brother. Can I present namin? Pwede naman mag-present din. Kaya present. Kasi we can give our views sa dito. Pero since we believe that God is a prophet na siya ay siya may authority to give them. So, ang maraming bagay, no? Kasi si Melchizedek, si scripture, lalo naman tayo, mga ministro. Melchizedek was made a priesthood after the power of endless life. So, ibig sabihin, hindi siya sa current commandment, but after the power of endless life. But alawa, his assurity of a better testament, siya po ay priest sa ministry na beyond this, sa heavenly, the pastor, the heavenly. Sure. Actually, kung titingnan po natin mga kapatid, no, sa maraming quotes ni Brother Branham, kung papasaya natin, na ang difference nito, Melchizedek sa kay Jesus Christ is after the order of Melchizedek. Melchizedek is the eternal father, Melchizedek po si Brother Branham niya. He is a person that's no beginning of days or end of time. No father, no mother, no descent. At sabi niya, in fact, even Abraham, besides me, the greater success niya, the younger. Kung wala siyang beginning of days or end of time, he must be eternal. You must be eternal. So if he is eternal, mathematics, same person, he wants to took a value for himself. Na the same value meron sa existing element. And yet, pagbabasa rin natin, and that's the theophany. So hindi ko na alam yung mga different na theophany, pero parang theophany sa kung nalang Jesus Christ, angelophany, or so and so forth, but God can do that. Actually, hindi nga lang siya mag-isa eh. When he met Abraham, sa Genesis 18, natunod si, sabi niya siya ni Brother Anna, Michael, Graflin, namunod Michael, Warwood, but it is to God, because he can say 16 elements, tapos papasokin nila yun. After the purpose of God, napagpakita siya, and then magpapanisyon according to God's power. And yet, God can say that this is eternal. Pero may cause to tell us, so if he has no beginning of days or end of time, he must be still alive today. Yeah. Okay, so ang isa lang mga kapatid, ano, I think it talks about God, because Melchizedek, sa understanding ko, even Jesus Christ, kasi yung kanina na foreshadow eh, yung principle na ginamit kanina, na hindi pwede naman higher. Mas higher yung shadow kaysa sa Anti-type must be higher. Yes, that's correct. Because see, Jesus Christ is after the order of Melchizedek.
Kasi sinasabi ng Pilipino tungkol sa Michael eh. Pero I don't believe, no? Sa wala mo nabasa na statement ni Father Panam na si Melchizedek ay Christian, but Melchizedek, can I read both na naman eh? Right. Okay. Maganda sana ko, itong sa Melchizedek lang eh, isang book lang barangkain mo, malilinawan tayo. The very purpose is why God used Father Panam to preach this thing because of the confusion ng maraming denominations sa pag-iisip na ganito. Right. Mga kapatid, there are only two priesthoods bago prophesy. Dalawang priesthood. Isang biblical priesthood after the carnal commandment. And it has to be the way. At sabi doon, because may five-fold siya eh. Ibig sabihin, hindi siya perfect. So, pinalitan siya ng priesthood after the order of Melchizedek. Kaya na nag-comment siya, sabi niya sa Calvary, when Jesus Christ died, after the order of Melchizedek, next one. Kasi kung ito si Shem,
So, it's an eternal one. Kahit pabuhay pa siya ng 2,000 taon, hindi siya pwede because siya makakalit. Pero siya ditanggan. Okay? If you notice, he had no father, he had no mother, he had no time, he ever began, he had no time, he ever ended. And ever who it was, it is still alive tonight. Why pa siya ngayon? Because the Bible says here that he had neither father nor mother, beginning of days, nor ending of life. So it would have to be an eternal person. See, that is what it says in the eternal person. See? So, I think we need to redefine what eternal means. Kung siya ay, ang eternal ba is equal to no ending of days or ending of time or hindi lang yun ang ibig sabihin nun, kundi yung quality ng tao na yun that gives him, kumbaga, addictive na siya ay eternal, yung quality of life. An eternal person, so it could only be one person as God, kung he is the only one that's eternal. See? That person was God himself. Amen. He's not changed. Amen. He's not. Amen. Wala po siya kasi kung maraming puro ho yan eh. The later part ng preaching ni Dan Branham eh. Who is this Melchizedek? Who is this? Diba? Pinapakilala niya because 50 on words it will speak all about Godhead. Nagpapakilala siya kung sino talaga siya. So maraming pati ganon. So pwede pala yun. Kahit na sabihin mo nung nilikha instant ng Panginoon, nung sabihin mo na 16 elements ginawa niya, ay meron pa rin simula yun kung totoon din, di ba? Kasi lilikhaan niya eh. And yet, God considered that as no beginning of days or end of time. Because God can define that, mga kapatid. Sa isa, ang sabi namin, time is not wala, ang time is it. Wag mo inikit ang time sa Diyos. Kahit nagpumalik na siya, ano kayo po para sa Him? Today is not yet Jesus eh. Tomorrow, kaya nga pag nagpapakilala siya, I am, not I am. Puro siya I am. Okay? Yes, why? Okay. So, para makilala natin, scriptural, kung sino pa talaga itong eternal person? First thing is 6:15. So, naging eternal, who is naging eternal? Amen. Diba? Amen. So, may king eternal na naman din. So, if Melchizedek is a king, so siya ay king eternal, God is also a king. Ang pagkakaiba niya, siya ang eternal king. So the king eternal, immortal, invisible, so the only one is God. Yan ang description ng 1 Timothy 6:16, di ba? Okay. I'd like for you to read it. Now, the thing that I contend is that he was God because he's the only person that can be immortal. Amen. Yeah. Okay, description niya. Ituloy natin. Bakit siya daw immortal? No beginning. Alam mo, pag hindi ka, pag no beginning, wala kang tatay at nanay. Oh, there we go. If you do not have mother, and you do not have father, you must be the father. Yan ang may isang bones si brother Branham yan. Okay, kung no beginning of days, no ending of time, you must be eternal. See? Ito naman, sa statement niya na nag-inmorph siya, nag-appear daw siya, when Abraham was returning from this God of the King, Bill Campbell said they to talk to him, it's morphe, yan ang word na sinabi ng Brother Branham. God has revealed himself para makita siya. Pero ang Diyos, marami siyang ways to project himself or to express himself on earth. Actually, sa John 1:18, di ba? No one has seen God at every time, but the only begotten of the Father, he has declared him. You know, and the press can also declare the Lord, of course, pero kami ba ito sinag-declare? Dahil ito ay kailangan talaga wala ito sinimulan. Okay. Foreshadowed. Now, you see, David, the son of his spirit, have not entered into the word form body, but at the opening, this body is subject to the word and earnest waiting for the earnest change of the body. Now, the difference between him and you as the son, he was at the beginning, and in morphe body, he came indeed in the first one of he became Jesus Christ. So, para sumakay siya, doon sa person. So, para naging isa na sila. Okay. Alam niyo mga kapatid, ano? Godhead is the quality of God that feeds you. It's not the mountain that's holy, but God is the mountain. Yes po. You know, if you're in the presence of God, pwede hindi ka mamatay. Kasi meron siyang power eh. Ayan, so, kahit ang isang bagay na mortal, wala mo presensya siya, pwede kunyari yun. Pero ito, pinag-ignore na wala talaga itong pinanggaling ng tao. Because it will foreshadow Jesus Christ na wala siyang literal o physical father,
So, seed na mula sa tao. Okay. Began Jesus Christ, the messenger was a priest, but he began Jesus Christ. Now, you bypass that because of the real kanina po yan. Tingnan natin kung meron pa. So, I hope you na po, no? So, para ma-clear po, I believe that Jesus ay God allowed himself to appear in a person of the messenger in the old times. Kasi, magpo-foreshadow siya na pagdating ng New Testament, magpapakita siya. Pagkakaya pa nito, para magkaroon ng distinction between Jesus Christ and himself, between the Father and the Son, siya ay wala siya, hindi siya kailangan ipanganak. Okay? So, maraming bagay pa mga kapatid na nandito sa encounter with the New Testament. Salamat sa po ang ganda ng isang. Diba sabi ko kanina, God anointing naman. Ngayon, mag-present lang ako ng dalawang choice. Kung meron tao, then, hindi sa lumad yung sinabi ko kanina na meron taong ginamit na mag-foreshadow kay Jesus Christ. Katulad ng gagawin niya sa bride. Simula kay Jesus Christ. Okay? Mabili ka kung magsisinuhanin ng Diyos, mag-acting mo kung mali, o check niyo yung mga scripture doon kung mababalik ang lahat yan, o hindi na kailangan balik na rin yan. So, tama naman yung sinabi. Okay. Dali. Kaya ko alam tayo yung issue mga nalik ng Diyos. Because God is the truth. Or being the Word and being the truth. Hindi siya nagsisimusik. But God is doing something. The purpose is to fulfill His own purpose. Amen. Okay, and I believe, yun din ang purpose kung bakit tayo meron for a film. Pwede ba? So yung lament ni Abraham, that was the case today. So dito pumupunta yung punto ng ating discussion, and this is what Jesus here. So this is Melchizedek, and this is the priest, okay? This is the priest. In the order of Melchizedek. I think that's the point ng ating discussion, no? Hindi naman tayo nag-ilipad kasi pagka nag-ano, nag-ano tayo ng iba. So, we understand the scripture. Pagbasahin ko yung isang statement. So, Brother John, say something about the Bible. Okay, let me read the first quote. Sabi niya sa paragraph 634, the Hebrew series. Now he wasn't born then, he was just created, the body that he dwelt in. Melchizedek was the king of Salem. He was the king of Jerusalem, which is the king of peace, which is had neither father nor mother, beginning of days or ending of life. Jesus had both father and mother, and a beginning of days and ending of life. But he was made after, okay, this is the scripture. He was made after the altar of Melchizedek, which has no beginning of days or ending of life. Melchizedek was God himself. Melchizedek was Jehovah God, the same one that met Abraham. Years later, in front of his tent, had his back turned to him. He said, why did Sarah love? Of course, we know that. Also, Genesis chapter 18. So this is Melchizedek, and this one came Jesus, came as the priest in the order of Melchizedek. So it looks like, na kung titingnan natin, they are two separate or two distinct personalities, no? But I believe in other statements and in other scriptures, many scriptures, the very simple one, Ephesians chapter 4, verse 6, di ba? Brother Branham, meron din siyang ginagamit na term, sinasabi niya, condescending. Okay, which is also related to the term immorphic. Ang Diyos ay nagpapalit ng kanyang maskara at sa pamamagitan ng maskara ito, gumagawa siya. Hindi siya nagsisinungaling.
Maraming sasabi, Brother Francis, na nagsisinungaling ang Diyos at hindi mo kami kailangan papiliin. Diba? Dahil hindi sinungaling ang Diyos ko. But I just understand through the prophet kung anong ginagawa ng Diyos. Kung anong ginawa niya para sa akin ang kutusan. Okay? So, Ephesians 4:6 is, let's think about the conflict. Okay? Si Brother Benjamin, ito i-impanis ninyo. Meron siya sinasabi in fatherhood. Sonship. Sabi niya, yung Holy Ghost. Okay. So, maliwag na dito. Yung the Father and the Holy Ghost, wala na tayong conference dyan. Dahil sinabi na yun sa Brother Benjamin, isa lang yun. Otherwise, Jesus at two fathers. Yes. So, maliwag na yun. Pero, when we speak about fatherhood, sonship, speak about the office. Yes. Okay? Yeah. Now, ang fulfillment ng office, I am a pastor, I used to be a teacher. Public school teacher, literally. Okay? Now, anytime I go back to school, I can teach. Okay? Right. But in the event that I resign as a teacher, I am no longer exercising my office as a teacher. But the potential as a teacher remains in me. Okay? So, ang Diyos, pag gumawa siya, kung hindi siya sa isang opisina, hindi napabawasan ang Diyos. Kaya lang yung role na kinakailangan doon sa pagkakataon para i-fulfill niya yung kanyang layunin, nire-release na lang ito. So, he was working that. Now, that cannot be fulfilled as a father because as a father is the source of life. Sa kanya nanggagaling ang buhay at lahat. Okay? So, now, the difference and the similarity or being This came in the order. This is the priest in the order of Melchizedek. Because matama kasi sino pang gumawa ng priesthood? It's not another person, but God. Okay? But God Himself fulfilling that priestly order para, sabi niya, kung it would be unfair for God. No? Direct from the mouthpiece of the prophet, sabi, it would be unfair for God to have another person to die for me. Amen. Okay? Pero meron din siyang kinsman redemption eh. Kinsman redeemer eh. Diba? Sapagkat ito lang ang paraan para maging kalamit natin ng Diyos. Amen. Okay? So in that way, it is not another person, not another God, not another man, but He used this personality to fulfill His purpose. Okay? So, kaya makita natin mga kapatid, o nga lang ganyan, so, this, ibang katawan ito, di ba? Pero wala nakakita sa Diyos kahit kailan. In the spirit. Right. Pero ito nga rin na ito ni Abraham. Inabutan pa nga niya ng ikaw eh. At sabi ni Matadalam, sabi niya, yung kung titingnan ninyo ako ngayon, hindi ako itong nakikita ninyo, but the real me is in me. Okay? So, kaniwala ko na yun ay consistent yun sa ito pang statement din. Ang prophet. Na, although that office, so I'm not confused whether there is a son. Okay? He is the son of God. So, iba yung son at iba yung God. That's how you understand it. I respect it. No? Iba yung son is the son of God. Ibig sabihin kung merong son, merong pero ang father, natural. pero ang ano natin ito, bakit nga ba nangyari ito? Kasi may layong din ang Diyos. Diba? Right. Hindi niya magagawa na tayo itubong sin sa pamamagitan ng kanyang panagkaya sa spiritual. Amen. Okay? Kaya kailangan niya magkaroon ng isang katawan na siya rin ang sinikha. Amen? But this created body is his own body. Amen. Pero pag tinignan mo itong katawan na ito, you see God. In that person. Amen. That's right. If you see me, you see the Father. Let me oneness for what? Amen. You know the scriptures, you know sinasabi ng prophet, the way I understood it, no? So, well, this Melchizedek, okay, sabi niya, no beginning of life. No beginning and no ending. Now, this is the office, okay? So, this has beginning, and of course, it has an end. Yeah. In that office. Right. Bakit kailangan magkaroon ng beginning? Because God was not right. And God cannot die, how could we believe Him? Okay? So, yun na example, yung pag-fulfill ng ating Panginoon, so God, who is above, okay? And then God with us, and then in this dispensation now, God in us,
Okay? Right. Now let me return to another scripture to prove my point. Now, sir, who is this Melchizedek message? Now, now we see the attribute, sons of this spirit, have not yet entered into the word own body, but a theophany. This body is subject to the word and earnest, waiting for the earnest change of the body. Now, the difference between him and you as a son, he was in the beginning the word, an immortal body. He came in and lived in that person of Melchizedek. Then later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Okay? So this is not my statement. Do we have it, brother? Okay, yeah. Now, Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Okay? So, here is ang bagay ng paggawa ng ating Panginoon. Now, don't tell me my God is lying. God is only fulfilling His word, His commitment, and His purpose for our own redemption. So, you know, hindi ko makarating ang Diyos. Di ba? But He was playing a certain role. Okay? So, ngayon, paano mangyayari? Kasi, Pagkakaroon kasi, he's more of a typology than a theology. Diba? Than a theology. Right. Very simple presentation niya. Ang sabi niya, ang Diyos, sabi niya, it's like an ocean. Diba? Now, if you get a spoonful of water out of the ocean, the element, the substance that was, that is in that ocean, is contained by this. Okay? So, that spoonful of potential, okay? Not to go, but it contains. That's why Brother Brandon said, you cannot make God one as your finger is one. Okay? Ngayon, kaya dito sa isang bagay dito, kaya pagdating dito mga kapatid, dito sa journal, but you look at this, the nature, the characteristics of this is spoonful, amen, is in this, okay? Kaya pagdating niya dyan mga kapatid, dun sa Jordan River, ano nangyari? Diba yung buong ocean nandun doon sa kanya? Right. Okay. So, anong kumalis din sa kanya? Yung fatherhood, okay? So, this is the fatherhood characteristic and this is the sonship characteristic na natutuon. So, natutuon sa mga, sa characteristics na yun, yun lang yung ipinapahayag niya. Kaya nga, hindi natin mababasa na sinasabi ni Jesus na the Father is in me. So, ano yung Father? That's not obvious. Yung fatherhood, yung manifestation is the source of life. Kaya din sa kausap ko yung iglesia ni Manalo na kamag-anak namin, kasi yung son may beginning. Di ba? O, pero kung titignan mo mga kapatid, yung fatherhood may beginning din yan eh. Kailan ka ba naging tatay? Magkaanak. O, nung magkaanak ka, di ba? So, yung sabi kaya ang Diyos nila ang iglesia ni Manalo, sabi nila, yung Diyos yung ama. Yung anak tao lang yun. And you cannot find it in the scripture. Diba? Pero ang isang bari na makita natin, when we speak about the fatherhood, it is the morphing, it is the mask, it is part of God in morphing. Okay? Kaya, dito sa fulfillment ng ating Panginoon, no? Sa fulfillment ng mga bagay na ginagawa niya, minamanifest lang niya kung ano yung kailangan at yung characteristics, yung potentials ng Diyos, hindi nawawala sa kanya. Kasi ang Diyos hindi pwedeng bawasan eh. Diba? Hindi rin mo rin siya pwedeng tasyagan. Kaya sa simpleng example na nakikita ko, ako nga, katayang katulad ko, licensed ako na teacher eh. Diba? And I have been in the public school for many years. Ganun din. Pero ngayon, hindi ko na po yung pinupulpit at wala ako sa office ko na yun. Pero yung mga potentials na yun, hindi siya na po nawawala sa akin. Ang hindi ko lang yun. And I can exercise that anytime when time requires. Okay? So ang Diyos ganun, hindi siya nababawasan, pero yung pagganap niya, pag-release niya ng kung anong kapangyarihan, kung anong pangangailangan, yun lang yung ipinagkakaloob niya. Yun lang, pero hindi literal mga kapatid na it is another, but it's just a matter of fulfilling. At ang Diyos ganun, it can be absolute for so, siguro in my little understanding, you know, okay. So, before 1963, mga kapatid, who is Melchizedek? It's a question mark. So, the reason kung bakit pinag si Brother Branham, para mawala ng question mark na ito. So, hindi nag-print si Brother Branham, at so, sabihin natin na yun pa rin yung iniwan niya sa atin. Question mark pa rin. So,
bukod doon sa pinangalan niya who is Melchizedek, doon sa isa pang huling pangalan niya, sa Christ is revealed in his own words, sabi niya. Want to let you see a little something? Thus unto the Son, he said. Ubusin mo yung talata. Sige. Susun po, Pastor. Okay. Bigyan natin siya, Pastor. Labutin tayo lang ng telepono. Okay. Okay. So, sige po po. Sige po po yung may question. Harap ka rin, Pastor. Harap ka rin, Pastor. Maayos na lang ang meeting tayo. Chris. Ang bold daw ang writing. Amen! Yun po yung sabi nga yun. Tunay pa rin sa aso yung naging garoon ng kita. Amen! So, sino pa po? More. Other topic. Next topic na. So, next topic na dahil medyo overtime na tayo. Hindi natin matapos na ganyan. Marami pa mga pagkakataon na mapag-uusapan natin. At alam ko, marami dito gusto rin tumayo para mag-present. Kaya siguro tayo makapagay natin pa ang talakay. So, mag-move tayo. Kanina po ang pinakamalapit sa atin ay Seven Prophet. Si Pastor Jude Perez. So, mag-move to Pastor Jude Perez. Wala si Pastor Jude Perez. Kanina, pinakamalapit si Pastor Perez, disciple.